Ayos lang po. Ilan po ano po kayo? Medyo ano na, senior na ako. Magsi 63 na sa June. Okay. Ako naman po, 68 na po ako eh. Bata ka pa. Malapit na rin po ako mag-senior. Eh ako, nalabas na. Wala po kayong tawa. Wala po. Nakalimutan mo sa amin. Ah, ganun mo ba? Pero, ayan po. Naging anak nyo. Wala po kaming anak. Nung yung pinakasalan ko po, tatlong anak namin, ano din po yun, bigyan lang nawala. Tapos nagkaroon po ko ng kalibin. Nagloko naman po siya. Na siya po yung nakalimutan umuwi. Ayun. Pero yung una, nawala bigla. Hindi na nakabalik. Nawala siya. Hindi na. Ano yung dinukot, ma'am? Dinukot. Yun yung tatay na mga. Yun yung tatay. Yun yung tatay na mga anak ko. Tapos, nagkaroon ako ng kalibin partner. Matagal ng panahon. Ano po yun, ma'am? Dinukot po yung una mong asawa? Dinukot? Ganon? Wala po kaming balita ng DJ. Basta na lang po siya nawala. Hala? Hindi ni-report yung pulis? Oh. Hindi nga po kami. Ni-report po yun namin eh. Wala pong nakakaalam doon. Tapos, hindi kami nag-aaway noon. Ewan po, ano nangyari sa kanila? Ba? Yung pangalawa? Yung pangalawa naman, nagsama kami na matagal noon. Tapos, nung pandemic, di ba, wala pong masakyan. Nag-decision siya na mag-stay in sa trabaho. Kaya siyempre, alam mo naman, titigilan ko. Hindi nang gusto niya. Doon na siya na magawa ng hindi maganda. Doon na niya naisipan na ano, hindi niya alam ang address namin kaya hindi na siya nakauwi sa amin. Siguro nga. Nakalimutan yung address sa amin eh. Nasaan ang mga anak mo ngayon? Yung mga anak ko, yung anak kong tatlo, may mga pamilya na rin po. May pamilya na. Kaya solo na kayo ngayon. Solo ka dyan sa bahay mo? Opo. Dyan sa ano lugar? Pwede. Tagig. Masuyo nga po kung sino may electric fan, i-off niyo po muna kasi masakit sa tainga. Electric fan po. Sa akin po, DJ? Ay, ako yung Sir DJ, malayo yung electric fan ko, nasa terrace. Hindi naman po tumutulog yung gamit ko po, DJ. Sa inyo po yata, ma'am, kasi po ano po napupunta sa mic mo. Ang hangin. Tablet po. Okay na po. Ikaw lang mag-isa ngayon sa bahay mo. Opo. Ay, marami kami dito sa loob, pero ano, kanya-kanyang kwarto. Naka-divide siya. Opo. Na parang, kaninong bahay yan? Ang may-ari po nito is pinsan ko. Tapos, ito siya, hindi pa to siya, ipaperinibitan niya to, hindi pa nagagawa. Kaya, pinapatiran sa amin ang mga kamag-anak niya. Hindi naman kayo nagbabayad dyan? Hindi, sa ngayon, hindi pa. Pero pag na-pagawa na to, siyempre, magbabayad na po kami.
bahay o wala nang yung sinasabing hindi na huwag kang magalit yung tunay yung sarili mong bahay. Mayroon po nasa Cebu. Uy, ang layo pala. Dati kasi nung hindi pa nagkatawa yung mga anak ko, nangupahan po kami. Tapos nung may mga pamilya na rin sila, simpleng humiwalay sila. Yung panganay ko nasa Pangasinan, yung pangalawa ko nasa Bulacan, yung bunso ko nasa amin sa Cebu. Mm-hmm. So hindi na kami nangupahan. Ay, nag-ano na kayo, no? Nag-humiwalay ng tirahan. Opo. So, ikaw dyan, nagtatrabaho ka? Opo. Hmm. Ganun ba? May boyfriend ka ngayon or what? Ay, ano ba? Wala. Wala po. Ganun ba? Wala din po kasi naligaw eh. Hindi naman sa naliligaw yung ganyan. Ano po? Yung sakit. Wala naman yung naliligaw na ganyan. Yung halimbawa, gusto kang... Kapag gusto ka ng isang lalaki, hindi naman naliligaw yun. Magpe-personal na ano po yun? Sasadyain po yun? Oo. Sasadyain ng lalaki. Eh, naliligaw yun. Eh, naligaw ka lang pala dito, sabi mo. Medyo hindi na ganun ba, diba? Kapag nakita ka ng isang lalaki, na halimbawa may gusto sa'yo, sasadyain pa. Ganun yun. Yun ang alam ko. Ewan ko lang sa iba. Ano po, kaya, saan po ang asawa niyo? Ang last ko kasing abroad sa Guam, nandun ako sa Guam. Tapos, noong panahon na yun, dun siya namatay. So, 2020. Namatay po asawa niyo? Yung namatay siya nung 2020 na nasa Guam ako. Tapos umuwi ako, pero hindi ko na dahil may COVID pa noon eh. Kinwarantine ako sa Maynila, sa hotel, ng 10 araw. Yung uwi kong makita sana siya, hindi ko rin nakita dahil na-quarantine ako. So, natapos na yung quarantine kung 10 araw. Natural ay pinahuwi kami at wala na sa bahay. Apat na araw na siyang nakalibing. So, hindi ko nakita. So, himula na parang na-depress ako. Sa tagal-tagal namin nagkasama, sa uling sandali, hindi ko siya nasamahan sa pag-alis niya. Yun ang gusto ko sana. Samahan ko sana siya hanggang sa uli. Kaso, yun nga, pinuharan din ako, wala akong magagawa. Gobyerno ang kausap ko. So yun, hindi ko nakita. Hindi na ako madali. Yun nga, na-depress ako. Hanggang sa nag-standby na lang ako. Eh, wala na akong trabaho kasi senior na nga. Eh, dito sa atin, pag senior ka, hindi ka na mabenta sa trabaho. Yun, okay, yun. Nag-negosyo na lang po kayo. Ha? Nag-negosyo na lang po kayo. Hindi rin ako marunong magdegosyo. Hindi ako sanay. Eh, ano na lang po ang income nyo ngayon? Pension. Yung dalawa akong anak, isang babae, isang lalaki. At sa kanila ako, minsan,
palipat-lipat ako kung saan ako gusto kumain. Pero nasa sarili kong bahay ako nakatira. Yun lang. Pero wala po kayo. Wala po kayong sariling income. Mayroon. Kaso, ano lang, hindi siya sapat. Hindi siya sapat kasi parang yung pension ng asawa ko ay napunta sa akin. Sa SS. Pero ano lang, minimum. Minimum lang siya. So, yun lang ang estado ko ngayon sa buhay. Nag-aanak ba kayo ng ganun ba yung boyfriend? Or kaibigan? Depende po sa mapagkasunduan. Depende po sa mapag-usapan. Ma'am, i-off nyo na lang po muna yung electric fan mo, ma'am. I-off nyo na lang. Tsaka bawasan po ninyo yung volume mo sa cellphone mo. Kasi nawala po yung boses ni sir. Kasi tutokbak. Maingay po yan. Sobrang init kasi, DJ. Kung yung pong electric fan eh, maligo ko sa pawis. Eh, wala kasi... Nuulan siguro. Wala lang. Sakali lang. Kung ano ang masag-usapan, yun ang magiging mapag-usapan. Di ba yun na yun? Ganun po ba? Eh ano po ang hinahanap nyo? Kaibigan? Yung lahat na. Kaibigan, kasama. Ganun lang. Pero, ewan ko lang kung ano yung, halimbawa, ikaw ang kausap kita ngayon. Sa susunod na pag-uusap kung ano ang magiging resulta ng pag-uusap natin, tatanggapin ko naman kung ano yun. Sa ngayon, wala pa akong alam. Eh, ikaw, anong katangihan? Ha? Ikaw, anong katangihan ng sa isang lalaki? Ganyan. Unang-una, yung hindi sinungaling. Pangalawa, yung hindi manluloko. Pangatlo, yung may tiwala. Ganun ba? Mm-hmm. Ako yun, doon. Ay, sinabi ko naman na... Okay lang, ma'am, kahit walang trabaho. Ganun yung sitwasyon ko sa buhay. Galit ako, kuya. Galit ako sa mga taong sinungaling. Ay, kahit sino naman magagalit. Siyempre, kumbaga, bubulahin mo yung isang tao, hindi naman pala totoo, sino hindi magagalit doon? Kalaban ko yun. Ang taong sinungaling. Kalaban ko yung kalaban. Oo, kahit ako naman galit dyan sa mga ganyan. Yun lang, may mabait, may tiwala, may respeto. Tatlo lang, ma'am. DJ, yun ang sinabi niya. Mm-mm. Siguro naman sa itad kong ito, yung hinabi niya ngayon, ay kaya ko nang i-handle yun. Mm-mm. Dahil naranasan ko na rin yung may asawa. Siyempre, may experience na. So, ibig sabihin, yung sinabi niyang may tiwala, o sinungaling, ay napagdaanan na natin yun.
Hindi baling saging ah. Basta labing, no? Kahit walang trabaho, basta may love yung isa't isa. Ano naman. Nakakaraos din, sabi ng ibang tao. Basta manalig ka lang. Lami tayo. Yun lang. Kung ano yung magiging pasya mo, eh, yun ang susundin ko. Hindi naman yung pumili. Wala pa mo na pagpasyahan eh. Sinasabi ko lang kung ano yung magiging pasya mo, susundin ko. Lalo na, may edad ako sa'yo. Di ba sinabi mo na sa'yo? Senior na ako, 63. So, yun ang isang katunayan na ako hindi nagsisigong maling. So, saan kayo nagtatrabaho? Dito lang po, malapit sa Tagig. Sa ano po ako nagtrabaho sa Bolivar? Tagig. Hindi ko masyado kabisado yung Maynila dahil dito ako lumating sa Tarlac. Bibira lang makapunta ng Maynila. Anong kasagsagan lang nang ako'y nag-abroad tuwing ako'y nagpapamedical. Kumukuha ng passport. Ganun lang nung... Lapit lang po yung Tarlac ko yan. Dinadaanan po namin yan. Malapad lang po yung Tarlac. Medyo malapad din. Pero malapit, dito kami... Malapit lang po yung Tarlac. Dinadaanan po yun namin pag umuwi kami ng pagkasinan. Dadaan talaga kayo. Dito lang kami sa unang bayan ng Tarlac. Halimbawa, Pampanga. Tapos, Pamban. Yun ang amin. Mumban, tapos Kapas, ganun-ganun. Pero Tarlac. Malapit kayo kinakori Aquino? Banda rin sila. Malapit sa bayan ng Tarlac. Oh, doon sa yung lubaan nila, andun sa Luisita. Opo. Pero yung bahay nila ng asawa na si Ninoy, nasa Concepcion Tarlac. Doon po kayo banda? Hindi, dito kami sa isang bayan, dito sa Bamban. Pagitan kami ng Pampanga, kami ang unang bayan ng Tarlac. Nasa boundary kayo ng Pampanga at Tarlac? Oo. Yun. Okay. Kung dumadaan kayo doon sa tulay ng Bamban. Opo. Ngayon hindi na makakadaan doon eh kasi doon ang daan namin sa ano, sa yung dinadaanan ng mga techniques. Hindi na kami dumadaan doon. Malay na. Ano nangyari, DJ? Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Naubusan ng data. Yung hinahanap mo kasi sa ano, nahanap mo sa lalaki, ano yon? May tiwala. Ano pa, ma'am? Siyempre, DJ, number one yun, Mel. May tiwala, tapos? Kapagmahal. Yung may... Yung maritito, yung... Hindi sinungaling. Yung... Sabi mo, hindi sinungaling. Alam, pag magkatuluyan kayo ni Sir at doon ho kayo makatitira sa lugar nila, eh baka mas bagay, dalawa naman po yung anak niya. Ikaw yung kakain doon sa kabilang anak, sa isang anak, tapos siya naman doon sa kabila. Ayoko nung DG, wala nang sub-income. Ayaw mo kay Sir?
Nangyayon income eh. Paano ako mabubuhay doon? Oo, hindi sama mo yun sa requirements sa hanap mo sa isang lalaki. Oo, dapat sinabi mo yun sa kanya kanina para hindi na humaba ang usapan. Wala na isang income eh. Oo. Hindi mo sinabi kasi yung hanap mo, tiwala, mabait, saka ano yun? Yun lang hanap mo kasi sa isang lalaki, di ba? Oh, so nag-expect yun si sir na pasado siya? Hindi, automatic na yun, Lidyo. Kailangan may income ka rin. Oh, sabihin mo kasi hindi mo sinabi, di tuloy. Automatic na po yun. Hindi naman pwedeng magkakarelasyon kayo tapos walang income. Inahanap nga ni sir, tinatanong ka nga ni sir kung anong hanap mo sa isang lalaki. Diba? Dapat yung numerate mo. Hindi naman kasi pwedeng itanong kung may income sa wala. Siyempre, makikipag-relasyon tapos wala palang income. Ano? Malay mo, mayroon din po kasi yung sumasali dito, naghahanap lang ng sugar mommy. Marami pong ganun dito ha, mga sumasali. Gusto nila OFW nga po yung babae para gawin nilang mommy. Kasi may mga hinahulugang mga motor. Hindi ko sinasabing si sir ganun ha. Oo. Siyempre may pensyon na yun eh. Tapos yung may income sana. Ayun, sana. Oo, dapat sinabi mo kay sir kanina, nag-expect nga ho yun na siya na yung pasado siya eh. Kasi sinabi mo pagmahal, mabait, sa ano, may tiwala. Dapat sinabi mo na, may trabaho, may kaya akong pakainin. Kahit na hindi ako makabangon, papakainin ako, ganun. Susubuan ba? Matik na yun, DJ. Sige. Once na pumasok ka sa isang relasyon, kailangan meron ka na talaga income para ipakain mo na sa relasyon mo. Meron nga po mga sumasali dito. Sabi ko nga po, may mga sumasali na walang source of income. Naghahanap nga sila ng sweetheart para may bubuhay sa kanila. May maglo-load, ganun. Kaya tinatanong ka niya yung sir kanina kung ano hanap mo sa isang lalaki. Di mo naman sinabi na may trabaho. Yan tuloy, nabusan tuloy ng ng load si sir. Pero baka andyan pa si sir, no? Gusto mo pa makausap si sir? Tanungin mo kung ano, kung may trabaho, malay mo may business. Ay, wala pa lang siya business, no? Wala siyang business eh. Tanungin ho natin, no? Usap po kayo ulit. I-drop call mo po muna, ma'am. Cancel mo muna itawag. Sagutin niyo po, ha? Sagutin mo kasi mag-call back po ako sa inyo. Bali saging, basta labing. Sige ho ma'am, cancel po ninyo. Hindi ko matawagan si sir hanggat di po ninyo ika-cancel. Yung pula, tatlo lang naman po yan. Yung camera, yung mic mo, at saka yung pula. Cancel yon, okay. Wanted, sweetheart. Marami po talaga yan dito eh, nagre-request. Gusto nila yung mga sa US. Makakausap kasi may hinuhulugang motor. Sir, sana po kayo, sir? Fernando? Kailan ho kayo uwi ng Pangasinan, ma'am? Pwede mo daanan si sir doon? Kamustahin? Para siyempre magkita din ko. Ha? Dadaanan mo lang din naman po eh. Oo. Para makita mo yung sitwasyon. Hindi naman eh. Siyempre, hahanap mo sweetheart, di ba? Walang masama. Siyempre, dadaanan mo lang naman. Daanan naman yung bahay nila, papunta ho sa inyo. Di mas maganda ho yun na hindi kahit di na kayo nag-uusap, at least nakita mo siya sa personal, yung kalagayan niya. Kasi minsan ho yung iba hindi nagsasabi ng totoo. Malay mo si Sir Negosyante. May share pala sa SM, di ba? Naghihintay na lang ng income.
Kasi dati ho yun, sa Guam siya before. Nagsabi na po yun ng totoo eh. Mm-hmm. Kasi sa Guam siya dati. Wala po siyang naipon. Malay mo. Kasi nakasakit po ang meses niya. Malay ho ninyo, baka may nakalagay sa alkansiya. Oh, hindi naman lahat ng nasa alkansiya, bariya ha. Mayroon po dyan 1,000. Malay mo, naka 3 million sa dun. So, ikaw lang po yung ano ho dyan. Ano, saan po kayo pumapasok, ma'am? Kasi sabi mo, nakatira ako kayo sa bahay ng pinsan mo. Opo. Makasok po ako sa Show Boulevard. Housekeeping po ako dito. Sa mga condominium doon, malapit sa Show Boulevard? Opo. Opo. Okay. So, araw-araw, tag-ilang buwan ka bago makaka-uwi doon sa ano, sa Pangasinan? Stay out naman. Hindi tagaw skipping kasi DJ. Ano yan eh? On call? Mag-duty kami kung mayroong mag-check out na guest. Hindi pa kami stay in. Ah, okay. Kasi yung ano namin, 2.5 hours lang po yung pasok namin. Sige. So anytime pala, kung gusto mong puntahan si Sir sa May Tarlac, pwede? Ayoko din. Ayoko sa kanya din. Ba't di mo sinabi sa kanya kanina? Sana. Pero ito, gusto kanya eh. Andiyan ho si Sir sa kabilang line. Nga lang, di marunong pumasok. Oh, ba't ayaw mo sa kanya? Manager, ina-assist pa ko kasi ni manager eh. Kasi hindi marunong si Sir pumasok. Tinutulungan pa nga ni Sir paano ipasok eh. Tinutulungan pa ni manager. Ha? Hindi marunong pumasok? Tapos lang. Oh. Sige. Pero ayaw doon ni ma'am doon sa kanya? Huwag ka magsabi ng ganyan patapos ma'am kasi di nga ho natin kilala si Sir. Halay ho ninyo 20 na hektarya yung lupa nun binigay hinati. Hindi, pwede naman kami maging friend lang friend. Doon naman nagumpisa lahat. Bait naman si Sir. May mga mababait siyang anak, ibig sabihin maganda yung pagpapalaki niya sa mga anak niya. Kasi kung saan lang siya nakakain sa mga anak niya, yun naman talaga dapat. At saka sa ganyang edad. Opo, pag senior ka na, lalo pag wala ka ng asawa, siya na lang mag-isa, secure niya na yung property niya, ihati niya doon ng maayos sa mga anak niya. Diba? Magtira na lang siya ng kukunti para kahit papano may financial siya para sa sarili niya. May kilala pa akong ganun, 3 anak niya, alam mo ba? Binili ng SM doon sa May Baliwag yung lupa nila. Sa kanila yun dati eh. Ilang million-million yun, mama. Binigay na sa mga anak niya. Kasi matanda na siya. Baka malay mo, ganun din si Sir. Para at least kung mag-asawa man siya, wala nang habulin yung babae sa kanya. Di ba? Para pag mag-asawa, pag mag-asawa siya, yung asawa niya, isasama niya pag tawid-tawid sa dalawa niyang anak. So saan lang may pagkain? dalawa nga po anak noon. So ikaw sa isa, siya naman dun sa isa, ganoon para di mabigat. Ayun na. Andiyan na si Sir. Akala mo makakatakas ka. Dahil sa pag-ibig. Ito na. Pasensya na po, hindi ko na mapindot-pindot eh. Bakit po? Anong hindi niyo mapindot? Yung sinasabi doon sa chat ba? Mabilis kasi yung appear niya tapos mawawala. Nawala tayo kanina sa ere. Bakit po? Bakit po kayo nawala? Hindi tayong dalawa eh. Hindi naman po ako nawawala. Dito lang po ako eh. Hindi, sabihin kami na mag-steady yung signal mo. Ha? Sige nga, madam. Diretsahin mo na si Sir kanina kung ano yung sinabi mo sa akin.
Madam, ano po yun, ma'am? DJ naman. Atin lang yung dalawa, DJ. Malalaman niyo yan. Panuuri niya itong video mamaya eh. Oh, di ba? Oh, may gusto daw itanong si ma'am, sir. Oh, wag lang daw sana sa sama loob mo. Para diretsahan lang po ba? O sige po. Oo. Okay lang. Ang tanong ni ma'am, kung tumatayo pa daw ba yung ano, yung tuhod? Ay, DJ, hindi ako nagtanong na, no? Jogging pa nga po ako eh. Ah, yun naman pala, ma'am. Nagja-jogging pa, ma'am. O ka maniwala, kuya. Hindi pa ako nagtanong yan. Wala. Malakas pa pong sumipa yung tuhod ko. Ayun. Hindi po ako nagtanong dyan, kuya. Si DJ lang po yun. Wala. Nabasa ko kaya sa isip mo, ma'am. Ayaw mo lang sabihin. Kaya tinanong ko na kay sir. Alam ko, mahiya ka eh. Ang bilis ko pa ngang tumakbo eh. Yung mga tuhod ko'y matigas pa. Mm-hmm. Ayun naman pala, ma'am. Ay, nag-jogi pa po kayo? Oo naman, kahit na mga 63 pa na ako. Mm-hmm. Okay. May lakas pa. Mm-hmm. Nasanay kasi tayo sa trabaho mahirap sa construction. Hanggang ngayon, parang dala-dala ko pa yung hirap na yun. Dapat kuya, may business ka dyan sa inyo. Ano yun? Pag-i? Business. Dapat may business ka sa inyo. 63 pala. 63 pala ang edad nyo. Yung mama ko po kasi, 83 years old. Nagninegosyo pa po yung mama ko sa ganun na edad. Eh, dito nga sa amin, sa Bamban, ang totoo dito, ang tira namin dito ay nung pumutok ang volcan ng Pinatubo, tinama yung dating lugar namin. So, dito nag-relocate ang taga-Bamban. Dito, nasa bundok kami. Mm. Kahit bundok siya, magaganda yung kalsada, sementado, may school, may tindahan ng malalaki, may jeep. Hindi ka mahirapan sa transportation at sa rin. So, nasa relocation kami ng Mount Pinatubo. Nung panahon ng Pinatubo kasi, yung lahat ng lugar sa Bamban, nilubog ng lahat. So, kuya, ang tanong ko po kasi, dapat po may business kayo kasi di ba nga umalis na kayo galing po sa ibang bansa. Dapat po nung dumating kayo dito, wala na po yung asawa niyo, dapat mag-business na lang po kayo kasi sabi niyo nga na hindi na kayo makapag-apply ng ibang trabaho. So, dapat mayroon kayong sariling income. Yun nga. Hindi ako nasanay doon sa business na sinasabi mo. At maraming na rin nagbi-business dito. Karamihan dito, may store sila, yung sari-sari store. Ano lang, halos parang ano lang, ilang bahay lang, may store, may sari-sari store. So wala ka talaga ng income, kuya. Yung sarili mong income, wala talaga. Wala na kasi halos yung mga anak ko na lang yung susuporta sa akin. Wala, alam yung pangangailangan mo, inaasa nyo lang po sa anak nyo. Mayroon pa naman akong konting ay tatabi, pero konti na lang yun, hindi naman magkatagal din yun. Uubod. Ayun na nga ba, yun ang sabi ko kayo sa'yo, kuya, dapat mayroon kayong sariling income. Yun nga. Ako nga gusto ko, pero kapag hindi ka sanay mag-business, parang nangangapa ka. Hindi mo alam kung paano mag-umpisa. Mabilis lang naman yung matutunan. Mabilis lang yung matutunan, kuya. Lahat naman talaga nag-umpisa sa mahirap. Pero mapapag-aaralan naman yun eh, kung paano umpisahan. Dito,
dito kasi marami, halos nandito na yung masyas, may mga karanderia, may paris-paris na, may mga milti-milti na, may pisbol-pisbol na, ano kaya ang may mga... So ano pong balak niyo sa buhay niyo? Yung halimbawa, mayroong kakagusto pa sa akin na makikisama hanggang sa magkatulong ka hanggang magtanda, yun ang gusto kong sana, kaya ako sumali dito. Hirap din ang nagtanda kahit na may anak ka. Iba yung katulong ng isang nasasabing asawa, nadadamayang ka. Pero ang sitwasyon kong ito, di ko alam kung mayroon pa kasi yun na, zero income, yun magkakagusto. Pero kung mayroon ka sariling income po yan, possibly wala magkagusto sa'yo. Yun kailangan na, kasi, yun. Meron ka. Kailangan kasi mayroon kang sariling income. Sa buhay ngayon, ang hirap na wala kang income. Oh, yun, halimbawa po, magkaroon po kayo ng karelasyon. Oh. Tapos, mapag-usapan nyo, magkasama kayo. Wala po kayong sariling income. Paano nyo po sa bubuhayin? Yun. Isang... Diba? Tama ka. Isa yung sa problemang haharapin, di ba? Pero kung madiskarte yung babae, kayang-kaya siguro. Ba, may konting nagsama kayo, may konting naiipon, madiskarte yung babae. Hindi naman yun, kuya. Bakit ang babae asan sa magdiskarte? Di ba lalaki dapat ang mag-diskarte paano mabuhay? Bakit babae? Eh yun nga, dahil nga ako'y hindi marunong sa business. Ang isa doon, ang katuwang mo, ang susubok kung siya ay pwede. Okay. Siya ang di ba? Parang tulungan. Hindi marunong yung isa. Marunong yung isa. Dito tayo sa marunong. Di ba? Hindi naman lahat na yung may asawa ay lalaki lahat ang nag-discarte. Ang nakikita ko ngayon. Ikaw na mag-decision, DJ. Wala. Ako ba yung mag-asawa kay sir? Ikaw naman yung tatabi? Hindi naman po ako. Ikaw na po mag-decision dyan. Hello. Hindi, ako papaliwanag lang. Mm-mm. Hindi naman lahat ng mag-asawa lalaki ang dumiskarte. Ako nakikita ko minsan halos ganun mong lalaki walang diskarte, babae ang didiskarte para at least may pagtulungan yung ano man yung kailangan. Yeah. Hindi pwede yan sa akin, kuya. Hindi pwede yan sa akin. Kasi ako po, kuya. Ako kuya, madiskarte akong tao. Gusto ko, yung lalaki na mahanap ko, mas taas pa yung nalaman niya sa pagdiskarte kung paano mabuhay. Mm. Kasi gusto ko, kuya, higitan pa niya yung alam kung paano ko magdiskarte. Eh, oo nga. Pero kung sa medyo pa ako, siguro magagawa ko yung sinasabi mong yun. Pero sa edad kong ito, parang medyo alanganin na sa edad ko. Oy, kuya, mas bata ka pa kaysa mama ko. Ang mama ko, 83. Ang sigla-sigla ka, nagninegosyo pa yung mama ko. Kayo po, 63 pa lang kayo. Oo nga, kanya-kanyang guwit ng palad.
Siya, marunong siya sa business. E ako, tumanda ako sa construction. Anong malalaman ko ngayon sa business? Magtinda ng semento? Wala lang, nagpapaliwanag lang. Wala, hindi ko pinipilit yung mag-in. Maganda na yung nagsasabi ng totoo. Isa, marunong ako. Tapos pagdating ng panahon, wala na. Tama yun. Tama din naman yun. Sabi mo nga, mahirap yung magsinungaling. Ayan, ito, hindi ako nagsisinungaling. Sinasabi ko lang. Sana kuya, wish ko lang sa'yo kuya na makahanap ka ng babae na hinahanap mo na sabi mo nga, yun ang mag-discarte kung paano kayo mabuhay. Sana po makahanap kayo na ganun. Sana. Sana. Kung pa. Mayroon pang ganun. Try lang ng try, kuya. Wala namang nawawala dun eh. Oo, tama ka. Tama ka naman. Tama ka. Try lang ng try. Wala namang bayad. Tama ka naman. Ay, maganda na yung magsabi ka ng totoo kaysa hindi ka magsabi. Yan ang pinaka-importante, yung salita. Eh, ikaw, ano mo, may alam ka rin sa business kung ganun? Opo. Pero hindi po ako nag-business dito kasi may trabaho po ako eh. Pero sa amin sa Cebu, business po yung sinalakihan namin. Hanggang ngayon po, mayroon pa po doon. Pero dito kasi, magtatrabaho po ako dito, hindi po ako nag-negosyo. Tama. Wow. Okay. Ayun pala, may business. Pagkain lang po yung paninda namin doon eh. Yung business namin sa Cebu, kuya, pagkain lang po yun. Ah, yung parang nagluluto ka ng ulam ba? Ulam? I-search mo yun, kuya. Hanapin mo yung pungko-pungko kami yun. Pungko-pungko? Pungko-pungko. Yung bulaklak, yung may kapartner na puso. Yun. I-search mo yun. Yun ang business namin. Ganun ba? Okay. Opo. Sino namamahala dun? Mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Ano yun? Incorporated kayo or personal nila? Ano? Kaming magkakapatid, kaming mga pamilya, pare-pareho kami ng business. Pero kanya-kanya kaming puhunan. Pero nagkakadikit lang yan. Tabi-tabi kayo ng pwesto, ganun. Opo. Pero pare-pareho lang. Pero ano lang yan, kami lang yan magkakapatid, mga pamangkin. Kami lang yan nag-business ng ganyan. Ano ba yung... Sa amin lahat yan. Hindi, mas maganda pala yun, ma'am. Magsisir yung mag-finance, eh mag-ningyosyo ko na rin doon. Parang ikaw lang huyatay na iba sa mga angkan mo, pamilya mo. May kapital siya. Ako lang talaga nag-iisa rito, DJ. Oh. Ako lang talaga nag-iisa rito, DJ. Wala kang kapatid dito, nandun na sila po. Ayaw mo pang... Mas maganda dito sa Maynila, di ba? Hindi naman sa ano. Depende. Nandito na yung trabaho mo, kaya nasabi kong maganda. Kung wala akong trabaho sa Maynila, parang hindi rin maganda, di ba? Pero mas maganda yung... Mas maganda ka ngayon. Hindi po ako maganda, kuya. Paningin mo lang yan. Baka pa-check up mo yung mata mo. Baka malabo paningin mo.
Pangit po ako. Nakatapa ako ng maliit na letra. Ha? Malinaw pa yung mata ko. Ano na ng maliit na numero. Ah, malinaw pang mata mo? Malinaw pa. Ay, paninginaw lang yun, kuya. Hindi ako maganda. Pangit po ako. Eh, hindi ko napipilit kasi gawang nagsabi, wala tayong magagawa doon. Sinabi mo, eh di yun na. Wala tayong magagawa. Eh ako, sinabi ko, maganda ka. Pero sabi mo, pangit ka. So, sino paniniwala ako? Ewan ko, ambot sa langaw. Uy, ano ba yun? Ano, hindi ka pala. Kaya yung mga anak mo, malapit lang pala sa inyo. Malapit lang, nasa kabilang barangay lang. Gusto mong lakas. Oh, pupunta ka doon. Tatawid ka lang, tatawid ka sa barangay para doon ka kumain. Hindi. Malapit lang, kung lalakarin mo lang, ha? Mga 2 minutes lang. Napakalapit. kabilang barangay na yun, sir. Ah, maliit pala yung mga barangay dyan. Oo, kasi dito sa resettlement namin, dito sa resettlement, parang magkakatabi lang yung barangay. Ano sila? Parang separated barangay-barangay. Tapos magkakatabi. Parang tag-isang compound. May barangay bang ganun po ya? Tag-isang compound. Pero may barangay ba na ganun? Oh, bloke-bloke, block, ganun. Oh, pero barangay na 'yon, sir, hindi block, hindi tawag diyan purok ganun. Oh, 'yun, purok, block. Oh. So, sa tuwing nilalakad mo, medyo malayo. Maganda nga 'yan, ma'am, pagtapos kumain, hindi ko maglalakad pa uwi, hindi madadigest na maayos, matutunaw yung kinain niya. Oh, diba? tapos pagdating sa bahay, hindi, gutom, baba, punta na naman sa kabila niyang anak. Doon na ako maghapon, uwi na lang ako gabi. Maghapon na ako doon. Eh bakit po hindi na lang po yung mga anak mo ang pwede na papunta doon sa inyo? Para sama-sama na lang po kayo. Total, kayo na lang po mag-isa eh. Eh, wala silang utusan dahil nag-aaral yung mga apo ko. So ako, parang exercise na lang. Kasi may service naman ako, may motor ako. Dalawa yung motor ko din. So magmumotor lang ako, okay na. Tapos doon ako mag-i-standby, doon sa anak ko, may tindahan siya, doon ako patulong-tulong. Ganun lang, yung buhay ko. Doon ako mag-ipag-tulong. Okay. Ang business ng anak kong lalaki ay motor parts. Mga gulong ng tricycle, mga piyesa ng tricycle, ganun. So, medyo tumutulong ako wala akong trabaho. Ay, pag napunta ako ron. Yun lang ang buhay ko. Simple. Very simple. Sarap na buhay mo eh. Wala kang... Masarap na buhay mo, kuya eh. Yun na. Kasi hindi sasakit ulo mo. Hindi sasakit ulo mo kasi wala kang iniisip eh. Ayun nga. Sabi na nga ang anak ko, tama na yung ganyan. Total, may edad ka na. Relax ka na lang, sabi niya. Kaya ka namin buhayin. Tutututututu ka na lang. Eh, yung iba nga dito, hindi naman sa inaano ko, medyo may edad na. Nagtatrabaho pa, pero parang hirap na sa kanila. Dahil nga, kailangan. Kailangan nila. Marami pa silang inaalagaan, pinapakain. Ganun. Pero ako, sabi ng mga anak ko, tama na yan, tay. Total, matagal ka na rin lumayo sa amin.
ito na yung parang ano mo, retirement na parang yung kasiyahan mo, dito mo na tapusin, ganun. Binibigyan naman nila ako ng allowance, pagkain, allowance, ganun. So hindi rin ako, kaya lang, pakonti-konti lang, hindi naman marami yan yung binibigyan nyo. Yung pangmerienda lang. Ganun. Tapos, may konting pension. So, pag pinagsama-sama yun, at least nakakatulong. Eh, pag pension mo ma'am, pag senior mo, may pension ka na rin, di ba? Hindi, kung magkasama na kayo ni sir, wala nang problema. Di ba? Okay. Sigurado may SS ka, di ba? Po? May SS ka ba? Mayroon po. O yun, tama. Nag-retiro ka, magpe-pension ka doon. Ano ba, 10 years na yun? Kuha ko po ako ng... Basta matapos po yun, 2025. Ah, malapit na lang. Tama-tama. Tama-tama po, mag-60 ko. Tapos na po sa SS ko. Yun, i-apply mo na para agad siyang ma-release or agad mo matapos yung requirement. Ganun. So, wala lang. Ganun lang. At least napaliwanag po yung side ko. Kung hindi man ako papasa o hindi man ako makapasa sa'yo, hindi, okay lang. Pero friend ko, hindi naman tayo maging friend ko, yeh. Diba? Hindi tayo maging friend. Oh. Hindi naman. Hanapan ka ni DJ kuya. Ay hindi. Diyan naman nag-upisa ma'am sa friend eh. Malayo ninyo. hindi ko na hanapan si sir. Andyan ka na eh. Nahanapan ko na eh. Kayo nang pinagtagpo eh. So, ibig sabihin, ikaw na mismo nagsabi na hanapan ako. So, fail ako sa'yo. Hindi ako pasado. Overqualified daw, sir. Ang maghahanap para sa'yo, kuya. Hindi ako maghahanap. Si DJ ang maghahanap. Oo nga. Ito ngang oras na ito, tayo yung nag-uusap. Ibig sabihin, dun sa haanapan kay DJ Jel, ibig sabihin, automatic, hindi ako pasado sa'yo. Ganun ang ibig sabihin. Overqualified daw. Sorry po. Ay, busted mo ma'am? Si sir? Hindi, okay lang. Kaibigan lang naman kami ni G. Kaibigan lang kami ni kuya. Okay lang. Wala naman problema sa akin. At least, lahat-lahat okay, ng... Okay, di naman po kaibigan eh. Lahat-lahat naman ng aking side ay naipaliwanag ko. Sino ba naman ang... sasagot dun sa side kung wala kang hindi ka mabubuhay dun. Walang trabaho, walang income. Okay lang. No problem. No problema. At least. Kuya, walang samaan ng loob ha. Pero pwede mo tayo maging kaibigan eh. Hindi, bakit naman ako sasamaan ng loob? Oo nga. Hindi naman sa ganun yung anak ko na ganun ang sasama. Hindi ah. Malawak pa rin ang naiintindihan ko pa rin. Okay lang. Okay lang. Eh, siyempre, sino bang magkakagusto sa walang trabaho? Di ba?
Mahirap din kasi kuya pag wala kang sariling income. Mahirap ang buhay kasi ngayon. Tama nga, tama nga. Tama nga. Okay lang. Malay mo, ikaw makahanap pa nung may discarte. Di ba yun ang sinasabi mo? Yung may discarte. Yun. Baka pagbibigyan ka ng... Basta, connected lang kayo sa isa't isa. Tuloy-tuloy yung komunikasyon ninyo. Malayo ninyo. Pagbabago po yung pananaw mo kay Sir Ma'am. At hanap-hanapin mo. At napagtanto mo na siya talaga yung para sa'yo. Oo. Oh. Mula nung makilala ka ay lubos na akong parang bumata. Yung mga ganun, may pagbago sa sarili mo, na in love ka palagi pag andyan nakilala, nag-uusap kayo. Ganun, ma'am. Malalaman mo 'yan. Update nyo na lang po ako ha kung may kasal na mangyayari. Maraming maraming salamat sa chat. Grabe. Apo, no. Grabe yung tawa ni ma'am mo, parang parang ayaw talaga mag-imbitar. Hindi ako kakain, ha? Masilayan ko lang huwag kasal ninyo. Okay na po ako doon. Hanggang sa pinto lang ako. Masaya na po ako noon. Sana, Jay. Sige. Maraming salamat. Thank you, thank you. Maraming salamat sa iyo, madam. Sige, bye-bye. Sana po sa iyo. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart.